5 o'clock na nung nakarating kami ng Maribeles. After namin mag-breakfast, nag-decide na kami dumiretso sa Barangay Las Asin para mag-rehistro. Before kasi, walang registration. Hindi na kami dumidiretso dito sa barangay. Diretso akyat na pagka-prepare at pagkabili ng mga pagkain. Along the way, may mga tindahan din kayong makikita. Pagdating naman dito sa bahay nila, Nanay Cording, ang nagmamanage na ngayon yung kapatid niya. Pumanaw na kasi si Nanay Cording 2 years ago. Pahinga muna ng konti, prepare ng mga gamit, and then diretso na akyat. Yung trail dito ay hindi basta-basta. May makikita kang mga dekadang puno na itinumba na ng bagyo. Medyo mahirap daanan pag nakalongpak ka dahil sa sayan. Tulad na ito. Okay na. Siyempre, paminsan-minsan kailangan mo ring minto para magpahinga. Ito yung isang trail dito na medyo mahirap kasi maburak. Yung pulang lupa na yan, pag kumapit sa sapatos mo, magdadagdag pa ng bigat. Trails na halos isang tao lang kakasya, saka medyo mas ukad. Ito pa yung isang trail na medyo mahirap kasi bababa ka ng medyo malaki-laking bato, and then yung dadaanan mo ay pataas na madulas, kaya dapat kailangan ng konting ingat kasi yung di basta-basta yung babagsakan mo dahil bangin ang nag-aantay sa'yo. Pakinggan nyo, may agos na lang tubig. Nasa Papaya River na tayo. Ayan yung Papaya campsite. Maraming paket ngayon. Okay, baba na tayo. Mga 11 na siguro nung nakarating kami ng Papaya River. Ito yung pinaka-favorite part ko dito sa Mount Tara, ang Papaya River. Ito na rin yung time para mag-chill, mag-prepare ng lunch. At syempre, ito na yung pinaka-last water source. Kailangan mo ng lamnan lahat ng mga naubos na tubig habang paakyat ka. Pagdating mo ng Tarak Ridge ay
wala ka ng tubig doon. So, kailangan mo nang magkarga ng tubig na gagamitin mo sa pagluluto hanggang kinabukasan. Okay, umuulan na ngayon. Diretso pa rin kami. Papunta na kami ng fridge. Sa wakas, after 3 hours ng trekking, nakarating din kami sa ridge. Medyo inabot kasi kami ng ulan, kaya kung nakikita niya parang maulap pa. Hopefully magkaroon ng clearing hanggang mamaya. After mag-pitch ng tent, nag-prepare na kami ng aming hapunan. Siyempre, may konting kwentuhan na hindi mawawala. At konting inom, pang-alis ng lamig. Habang inaantay ang pagdubog ng araw. Pumunta ako ng ridge. Ito yung masarap na experience pag umakyat ka ng bundok. Pagising mo ng umaga, makikita mo yung tanawin na napakaganda. Ang tanging maririnig mo lang ay ang huni ng mga ibon. At ang malamig na hangin dumadampi sa iyong pisngi. Siyempre, hindi na rin mawawala yung selfie at pictorial para may mga souvenir tayo pagbaba.
Kaya na ba, pre? Okay, ang paulam natin ngayon. So, pre, masarap yata. Pahinga ako. Alright, rock and roll. Ano pa yun? Freedom? Freedom. Hashtag freedom. Okay, pababa na muna kayong Papaya River. Galing na kami sa summit. Maliligo muna kami ngayon. Okay, walang clearing. Mukhang uulan na naman. Pababa na kami ng Papaya River. Doon naman kami mag- Ito yung pinakamahirap na part. Bababa na kami. Alright. Ano, pre? Hindi? Hindi ba? Hindi ba mahirap? Yan pinakamasarap. Kasi dadautis ka lang po. Pagulong na lang, ano, pre? Na maayos. Lamig ba, pre? Lamig, ha? Lamig! Woo!